Hello mga mami, today ang gagawin ko po ay 90s yung team na cake. Maliit lang tong cake na to, 6x3. Tapos, yan, sa frosting lang siya o sa frosting siya nilalagay ko. Medyo na panipis yung nalagay ko kaya pinapatungan ko pa siya ulit. Tapos, ang size lang nito 6x3, ang kulay is parang dark gray. So, ayan, nilalagyan ko muna siya ng frosting. Sharp edge tong kalalabasan nitong frosting na to. Tapos, nilagyan ko din to siya ng double cake support sa loob kahit na sedan yung pagpapadeligan kasi unsure pa kung ipapasedan daw or kung ipaparider eh. So, ayan na nga, manipis lang yung layer ng kulay gray na icing. Normally kasi kapag vibrant or makulay yung frosting, kumukulay talaga yun siya sa ipin or may time nagkakaroon siya ng bitter na aftertaste. Mamait-mait, lalo na yung kulay itim, kulay pula, kulay blue. Basta pag sobrang dami talaga ng frosting na nilagay mo na food color, mapait talaga siya. So kapag ganun, ang technique is spray. Kaya kapag sa mga wedding cake, parang hindi ganun ka-advisable yung may sobrang makulay na cake kasi di ba nagkakaroon niya sila ng kagat ng cake na portion or I don't know kung anong part sa kasal yun. Eh pagkagat nila, makulay sa ipin, di ba? So ito yung favorite ko nga pala na piping tip na naman na ginawa ko. Ginupitan ko lang sa kabilang side. Parang mabilis lang kasi siya. Tapos, inilalagay ko na itong mga topper na MTV. Ginawa ko in advance itong mga topper para mag-set pa siya. Gawa sa fondant yan, no? Ang ginagawa ko dyan is nag-print muna ako ng stencil niya. Saka ko siya isin-shape sa fondant. Tapos itong roller blade na yan, gawa siya sa edible paper. Tapos manual ko lang yan siya na-drawing talaga gamit ang edible pen. Hindi ko na na-video yung paano ko ginawa itong mga topper kasi wala ng memory ang cellphone ko. Tapos, utay-utay kasi ako gumawa ng topper minsan eh. Kaya hindi ko na talaga nabibidyo. Tapos, nilagyan ko yan ng under na fondant. Nakadikit doon yung edible paper. Tapos, yung gilid ng cake, nilalagyan ko siya ng parang mga doodle-doodle lang. Kasi makulay kumbaga siya yung design, ganon. Kahit lang maisip ko na basta doodle lang. Tapos, itong mga star na yan, gawa yan siya sa fondant pa din. Matigas na yan siya, kaya ginawa ko yan siya in advance. Hindi ko na pinakita, sa sunod na lang. Pagsasensya nyo na kayo masakit, ang lalamunan ko pa din habang nag-voiceover ako. So, ayan na nga, nilaline ko na yung mga dedication niya. Tapos, didigitan ko ulit yan siya ng edible glue. Tapos, yung kulay silver na yon non-edible yun siya, parang ano ba yung ball na yon na pang topper ball yan siya talaga, nabibili yan. Dapat nga yung design niyan is parang glass ball eh, kasi di ba parang nung time na 90s, uso yung disco. Disco, di ba? So, dapat nga, glass ball. Kaya lang wala na akong time na bumili, ayan lang yung stock ko, kaya pwede na yan. Tapos, sa likod na part yan, lalagyan ko pa ulit yan ng design. So, ayan na. Lalagay ko na yung mga topper pa na iba. Ayan. Gawa din yan sa fondant, I love 90s. Tapos, bago ako magsuksok ng topper nga pala sa taas, nilalagyan ko muna siya ng isa pang tusukan like straw. Hindi siya ganun dumikit sa icing, lalo na yung fondant. Tapos yung cassette tape na yan, drawing ko din lang yan siya sa edible paper. Tapos, ayan, kinopya ko lang siya sa Google kung itsura. Tapos, sinulatan ko lang ng 90s hits. Tada! Yan siya, dinikit ko lang sa fondant. Ayan, nilalagyan ko na ng doodle yun sa likod na part para kahit paano may design. Tapos, yan pwedeng kainin yan, topper ko na yan. Ayan mga doodle, kahit lang maisip ko, basta ganyan, magmukhang makulay lang siya. Para hindi lang siya plain yung nasa likod. Ayan, sa ibabaw, nilagyan ko pa siya ng konting doodle. Tapos yung pinang-scrape ko doon na maliit, takip lang yun ng takip lang siya ng microwavable. Ginupit ko lang siya. Ayan, nilagyan ko pa siya ulit ng kung ano-ano lang na maisip ko para lang may design. Tapos, nilagyan ko na nga siya ng gold na star na draggy.
para additional accent din. And then, nalagyan ko siya ng dragish na silver. So, ayan. Para lang may design. Oh. Ayan nga pala ha, yung microwavable ko na yan na, ano to? Scraper na maliit, ginupit ko. Pag gagawa kayo ng ganyan, any shape will do. Tapos, dapat sharp yung inyong gunting para hindi siya magaspang. So, ito na nga pala yung outcome. Tada! Diba? Ang lakas maka 90s talaga. Sabihin nyo naman, oo. O, ayan. Salamat sa inyong panonood. Huwag nyo makalimutan mag-subscribe para updated kayo pag may bago akong upload. Salamat! Ciao!